Magandang araw, Pilipinas! Kamusta kayo dyan? So, andito na naman tayo para i-update namin kayo sa bagong bahay, bagong project natin. Para sa mga bago lang sa channel na to, ako nga po pala, si Engineer Ronald Tolentino. Isa pa akong licensed civil engineer at contractor rin. Anyway, kung bago ko pa lang sa channel na to, please don't forget to subscribe, comment down below, and hit the notification bell para updated ka sa mga susunod na video natin. So ito na mga tol, gumagawa siya ng mga anilyo o stirrups na may bend na 135 degrees hook. So makikita nyo mga tol na nakapaglagay na tayo ng mga poste. So may pagitan tayo dito na mga 2.7 kasi ito yung mga partitions ng mga kwarto dito sa second floor. And then makikita nyo rin na medyo masinsin sa ilalim, maluwag sa gitna at masinsin sa bandang taas ng poste. So bali dito mga tol, pagkatapos ng paglalagay ng anilyo sa ating mga poste, eh lalagyan na natin ito ng mga porma. Pero dapat i-check natin na ito ay nasa hulog at nasa level. And then after that, pagkatapos natin magbuhos, mga dalawang araw, pwede na natin tanggalin yung porma. Dito kasi sa atin sa Pilipinas, kadalasan pagkabuhos ngayon, kinabukasan, tinatanggal na agad yung ating mga porma. So dito mga tol, para ma-check at makita natin kung nasa hulog ba yung ating mga poste, gumagamit tayo dito ng level bar. So i-check mo lang, tatapat mo lang sa gilid, kaliwa at kanan. So makikita mo kung naka-level talaga yung ating poste. Sa pagbubuhos naman ng ating mga poste, mapapansin nyo na may mga nakausling bakal. Ito yung 10mm deform bar. So ito yung kakapit sa hollow blocks natin kapag tayo ay mag-aasintada na. Kaya inuuna natin yung ating mga poste, susunod naman natin yung ating mga biga. Para naman doon sa ating biga, sa pagpoporma, gumamit tayo ng tubo. So ganun pa rin yung ating diskarte. At syempre, pag nagpoporma tayo, huwag natin kakalimutan yung ating concrete cover. Alam niyo ba mga tol na late na tayo ng 100 years? Oh no! Saan ba tayo na late? Yes mga tol, almost 100 years na tayong late pagdating sa materials sa construction. So ngayon mga tol, sa araw na to, ibabahagi po namin sa inyo kung ano ba yung produkto na sinasabi natin kanina na medyo late na tayo at matagal lang ginagamit sa ibang bansa. Sana huwag kayo mag-skip, tapusin niyo po ang video na to para malaman niyo yung mga tips at detalye sa materials na ito. AAC stands for autoclaved aerated concrete. Okay. So it's 100% concrete but lightweight. Undergoes autoclaving process. That's where it becomes aerated. Composition is sand, water, lime, cement, and the aerating agent is the aluminum powder. Aerated po may meaning may mga microbubbles po siya inside. AAC is not new. It was discovered in 1923 pa po in Sweden. So magpo 1 century na siya. Late na tayo. Medyo huli lang talaga ang Pilipinas. Actually sir, yung mga neighboring countries natin, lahat sila may mga kanya-kanyang manufacturing. Indonesia, Japan, Australia, China, Malaysia. So tayo lang talagang ano pa? Tayo wala medyo, pa. Medyo naiiwan talaga. Wala pa tayo sa Pilipinas. So we are importing still. Oh. Ano po siya? Ginagamit po siya for interior walls. Interior. Exterior. Perimeter. And of course, yung firewall. Firewall, okay. Yeah. And then, ito po yung ating dimensions. It's 60 by 20. 60 by 20. We have the 4, the 6, and the 8 inches. International standards, pag S4 category ka, dapat po 580 and above. Mm. So tayo po, the latest test po natin is 637. 637 PSI. Okay. Yes, sir. Okay. Sabihin mo naman, doon, kailangan ko yung ano ang gagamitin ko, 6 inches eh. Mm-hmm. So, ano yung maximum po na, na length ng ating wall? So, pwede po tayo ng 6 meters, given po na hindi po tayo talalagpas yung wall height natin ng 3.5. Pag 3.5 is relatively high na rin po. Ito po, ito po yung testing na sinabi natin where we achieved po 637 PSI. Okay. Ito naman po sa Indonesia, 610 PSI. Okay.
Pero sa Pinas? 637. 637. Okay. Yeah. And then, we brought here not the regular adhesive but the super adhesive. Okay. Because as we all know. Super mahal yan. Hindi naman, sir. Actually, sir, ang 40 kilogram bag, it's okay. Only 950. Pero it covers 12 square meters of wall. Features and benefits, it guarantees you po 21% savings versus the CHB. Ang comparison po natin, 1 square meter wall, ready to receive paint. So, meaning sa atin po, nakatayo yung AAC na wall natin, ready to receive skin coat. Ganun din po yung CHB. Nakatayo po yung 1 square meter, plastered both sides, ready to receive skin coat na din. Okay. It's part of the training that we give to our clients. That's for free. Okay. And then, build faster. Bakit po? Kasi, with the regular CHB, ang natatapos po ng isang mason and the one assistant is around 7.5 square meters. Laying per day. Yes, sir, per day. Anong CHB yun? CHB yun. But with our AAC blocks, one installer can install around 15 square meters per day. So if you compare, sir, yung productivity of 7 square meters as against 15, tapos, sir, dito 2 people, ito isa lang installer. So that's like times 4 po yung productivity ng. We're talking about 4 or 6. Regardless po yan, sir, kasi sa atin it's lightweight. Eh. Okay. Again, no plastering required. Okay. So the next day, once na kabit mo na yung wall, the next day ready for skim coat ka na. Pero, sir, tanong ko lang. Paano yung beams? Mauna na ba dapat yung mga beams? Ah, yes, sir. Sa atin, sir, perfect. Actually, post yung ganitong beam. Meron na pong structural. Okay. Opo. Kasi, sir, yung sa atin, sir, we are anchored kasi, sir, yung wall natin dun sa structural. So, meron po tayong dowel na ginagamit na 8 inches. Di 4, sa methodology niya talaga, dapat 4 layers four lang. Layers tapos, na dry ka. Then, hintay ka nung hapon, akit ka ulit ng 4. Dapat sa hapon, yeah. Then kinabukasan, another 4, then sa app, gabi ulit at hapon ulit nun. So meaning, bago mo palang ma-install yung CH mismo, it will take you around 2 days na. Yes. And then, hindi pa po kasama dun yung plastering. Wala pa, matagal pa yun. Ayun, tapos, bago mo pa sir, pag natuyo pa yung plastering mo, bago mo pa siya gawan, i-paint, medyo papatuyuin mo pa ng ano yun, kasi yes. Sir, di ba, normally, pinapaan pa yun, nilalasan yung iba, make sure na hindi tataangat yung paint. Eh, paano naman to? Tayo, sir, wala tayong need for lason. Walang curing. Okay. S3. S2 and S3. Yes, but the DPWH specification for use of AAC for masonry, it requires AAC4. AAC. Kasi they are following also the international standards. So tayo po, sir, AAC. Approved tayo ng DPWH. Opo. Opo. Kaya, sir, ano tayo? Yun, both local at international standards, pasok tayo. And ito po yung methodology natin, installation methodology. Sa floor po, every 2 blocks, meron po tayong dowel. Yung sabi natin kanina, yung 10mm rebar, na ang length po niya is 8 inches. 8 inches. So, 2 inches po, nakalubog po sa structural. Okay. The remaining 6 inches, yun po yung nakapasok sa AAC natin. So, kakainin po siya ng AAC, turo po namin paano siya ginagawa. Okay. Going up naman po, every 3. Every 3 layers. Opo, eto. Ayan. Ayun. On the 3rd layer, ayun po, nakapasok na siya doon. Or nakapatong yan siya dyan. Yung next block, ang naipapatong natin dito, lalagyan po natin siya dito ng groove. So, grinder, chip off natin. Yeah. Ito po, dito natin ipapatong to. Okay. Sa rebar na yon. Then, ipifill po natin yung groove na yon ng adhesive. And then, ito naman po yung ano natin, sir. We also have the seismic gap. Kasi po yung wall natin, like for example, ito yung buong wall natin, sir, no? Structural, column, beam, column. Ito pong wall na to is protected by a seismic gap. So, hindi po siya nag-touch sa structural. For ano lang, demo purposes. Demo purposes lang. Kahit na ganyan sa sakalipis. Ang ganda. So, yung iba nga sir, ang ginagawa, kahit na manipis siya, kasi normally naman, ang mga natitira dyan, mga ganyan kapal. So, lahat yun, sir, tinatago nila. Kasi lahat yun, sir, magagamit. Especially sa beam. Tama. Kasi sa beam, manipis na kailangan mo dun, eh. Oo, pwede pang, kung may mga gap. Yes, sir, mga gap. Panapal. Yan.
And then, kahit flat screw lang eh, ano? Mariyo nandito, no? Yeah. Oh, nandito. Yan, so ganyan siya. So, for example, lalagyan lang natin 'to ng adhesive. Then of course, adhesive yung all the way okay. Para po mag-join siya. Ang rebar nandito sa gitna, and then kakainin na siyang ganun. Magiging part na po siya ng wall natin, yung dowel. Okay. Pag tumigas po yung ating adhesive, kasama na siya dun sa system, yung wall. Paano po ang latag? Alternate din? Is tayo nalablock po? Ang latag po natin, running band, alternate running din. Band. Parang halo. Running band. Okay. So, kunyari, ang conduit yun naman, sir, no? Kunyari, sir, patayo siyang ganyan, di ba? Nandiyan siya, nakagayin siya. So, let's say... Yan, sir. Bali, sir, ito po, i-grinder din po natin siyang ganun. Pero, lalagyan din natin siya ng gap na at least 10 mm. Kasi pagka masyado kapal, di natin siya ma-uputsara, di natin siya ma-uputsara. Kara po papasok sir ah. Ito, for example, ito. Pag ano papasok dito. Ayun. Papasok. Papasok sa dun sa bubutasin natin. Yan. Pag dito lang po, pag ganun. Okay lang, tanggol muna tanggalin, ano, para ganunin muna siya. Para isa rin ang gamitin mong ano. Stopper. Stopper, oo. So, mangyayari po niyan, kunyari ito yung wall natin. Eh, ganyan siya. Ito yung ating for conduits. But of course, mababaw lang siya kasi mababaw yung ating ano. Pero depende dun sa deep depth ng ating opening. So, mas malalim, mas malaki lang po yung kailangan nating disc. Yeah. Yeah. Yung magiging mixture niya sa water. Yes. Ano po, ang ratio po niya is 3:1. So, ang mangyayari po niyan, dapat po, ano po siya, parang ang consistency niya para po siyang peanut butter, hindi siya watery. Ayun. You say 3:1. 3 water, 1 part water. 1 part water. 3 part water. 3 part water. Equal yung lagay niya. Okay. So, normal po, sir. O, tapos, so rubber mallet, okay. To make sure na airtight po siya. Walang void dun sa gitna. And then, of course, what is the minimum thickness ng adhesive? Para yung sa 2mm po yun. 2mm lang. So, normally, pagka po nagpe-training tayo, palagi po tayo may level. So, either side, both sides po yan. Ayan. Yes. So, ngayon, ilinisin lang natin siya. Ito, nag-start na ito mag-band. Wow! Oo. Binuhat na agad. Wala pang 5 minutes, ha? Opo. Galing. Para po i-actual na natin. Oo, pag nandito na lahat yung ano. Opo. Kaya sir, dapat ang engineer, yung ano natin, ready na rin po yung structural. Dapat po tayong columns and beams. Okay. Mas maganda may bubong na rin. Tapos sir, start na tayo mag, ano nun. Okay. Start na tayo mag. Oo, may gap ka lang na konti. Yan yung para sa sismic gap mo. Okay. Introduce soft mortar. So, ah, okay. Ang ano lang po dun, sir, mababa lang yung halo nun, 1:7 naman. Meaning, hindi siya matapang. Oh. Kasi dapat mas malambot siya sa wall. Parang if ever may movement, yun lang ang bibigay kasi yun ang mag-absorb. So mga tol, sana'y may natutunan kayo sa video na to. At kung nagustuhan niyo po, huwag niyo pong kalimutan mag-like at pakishare na rin ito, mga tol. Maraming salamat sa mga nanood. Maraming salamat sa oras. At yung hindi pa po, nagsusubscribe. Please, mag-subscribe na kayo. Hanggang sa susunod na video natin ha!